Hello mga bata, narito na naman tayo para sa panibagong aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 3, ika-apat na linggo. Ang tungkol sa pagpapamalas ng katatagan ng kalooban. Tinukoy mo at ipinakita sa nakaraang aralin ang mga natatangi mong kakayahan o talento. Nalaman mo na kailangan mong magsanay upang lalo pang humusay. Ngayon naman, pag-aaralan mo ang iba't ibang gawaing maaari mong gawin. Kahit bata ka pa ay may maitutulong ka sa iba. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang napahahalagahan mo ang kakayahan sa paggawa. Subukan nating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Tingnan ang larawan. Ano-ano ang iyong nakikita? Ano ang masasabi mo sa batang nasa larawan? Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Nakita mo sa larawan na walang ginagawa ang bata. Sa halip na tumulong sa gawaing bahay, nakaupo lang siya. Kayang-kaya na sana niyang iligpit ang mga nakakalat na mga laruan at magbasa ng mga aralin. Makatutulong din sana siya sa kanyang ina sa paghuhugas ng mga ginamit sa pagluluto, subalit hindi niya ito ginagawa. Tama ba ang asal ng batang ito? Nasagutan niyo ba ng wasto mga bata? Kung gayon, mahusay, binabati kita. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa, suriin ang bawat pahayag. Lagyan ng check ang patlang kung kaya itong gawin ng batang tulad mo. Lagyan naman ng X kung hindi. Gawin ito sa iyong kwaderno. Isa, maghugas ng gamit sa kusina. Dalawa, magligpit ng mga laruan. Tatlo, magluto ng ulam na mag-isa. Apat, tumulong sa pag-aabot ng gamit. 5. Magkumpuni ng sira sa bahay. Nasagutan niyo ba ng wasto mga bata? Kung gayon, mahusay, binabati kita. Masdan ninyong muli ang larawan. Nakita mo sa larawan na walang ginagawa si Arnel. Sa halip na tumulong sa gawaing bahay, nakaupo lang siya. Sa edad na 8, kaya na sana niyang iligpit ang mga nakakalat na mga laruan at magbasa ng mga aralin. Makatutulong din sana siya sa kanyang ina sa paghuhugas ng mga ginamit sa pagluluto. Kayang-kaya rin niyang iabot ang mga gamit ng tatay niya sa pagkukumpuni. Maliban sa pagkakaroon ng espesyal na talento, may mga ordinaryong gawain na kaya mong gawin. Ito ay ang mga simpleng gawaing bahay na maaari kang makatulong. Mas mainam na mayroong kang pagkukusa sa pagkilos. Hindi ka na dapat naghihintay na utusan upang gawin ang isang bagay na kaya mo. Ano-anong gawaing bahay ang ginagampanan mo? Tunghayan sa kwentong babasahin mo kung sino kina Miko at Mika ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa kakayahan sa paggawa. Basahin naman natin ngayon ang isang kwento. Ang kwentong ito ay pinamagatang si Noreen Masunurin at si Mak Mak Tol. Ito ay hango sa panulat ni Jay Lopo. Si Noreen ay masipag na bata. Masunurin din siya sa mga utos ng kanyang nanay, tatay at nakatatandang kapatid. May mga pagkakataong hindi na siya naghihintay pang utusan. Pagkukusa ang tawag sa katangian niyang ito. Sa kabilang bahay naman nakatira si Mak. Kasing edad ni Noreen na 8 taon. Pangalawa siya sa tatlong magkakapatid. Tuwing may iuutos ang nanay niya ay lagi siyang nagmamaktol habang kumikamot sa ulo. Kung hindi, mamaya na, sandali lang.
Ano ba yan? Ako na naman ang uutusan. Ang mga salitang maririnig sa kanya. Ipinapasa niya rin ang utos sa bunsong kapatid. Pagkagising sa umaga ay inililigpit na ni Noreen ang mga unan at kumot na ginamit. Magsisipilyo na siya at mag-aayos ng sarili. Tutulong na siya sa kanyang nanay sa paghahanda ng pagkain. Dahil hindi pa siya marunong maglutong mag-isa, tagaabot siya ng mga kakailanganin tulad ng sandok, asin, paminta, at iba pa. Pinanonood niya ang ina upang matuto. Si Mac naman ay makailang ulit pang ginigising ng nanay niya. Tanghali na siyang bumangon dahil ginagabi siya sa paglalaro gamit ang cellphone. Matamlay ang katawan at nakahalumbaba siya sa mesa. Walang ganang kumain at inaantok pa. Matapos magluto ay salo-salhong kakain ang pamilya ni Noreen. Nagdarasal sila upang magpasalamat sa biyaya. Pagkatapos ay si Noreen na ang nagliligpit. Maliligo na rin siya at kukunin na ang mga module upang mag-aral. Si Mac naman ay lalabas na ng bahay para maglaro. Kahit na hindi pinayagan ng nanay niya ay tuloy pa rin siya. Naiiwang nakakalat ang mga module. Sa kanyang paglabas ay napahinto si Mac sa tapat ng bahay ni na Noreen. Nakita niyang abala ito sa pag-aaral. Napansin niya ring malinis ang bahay ng huli. Tinutulungan din siya ng kanyang tatay sa pag-aaral. Agad na bumalik si Mac sa kanilang bahay. Naisip niyang tularan si Noreen. Dapat ko ring magawa ang kaya kong gawin. Sabi niya sa sarili. Naligo na siya at nagsimulang magbasa. Sinabi niya sa nanay niya na mula ngayon ay tutulong na siya sa mga gawaing bahay. Natuwa ito at niyakap siya ng mahigpit. Sagutan natin ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Unawain ang bawat pahayag mula sa kwento. Isulat ang tama kung ang kilos ay pagpapakita ng kakayahan sa paggawa. Isulat ang mali kung hindi. Gawin ito sa iyong kwaderno. Number 1. Taglay ni Noreen ang pagkukusa. Katangiang hindi na kailangang utusan upang gawin ang isang gawain. 2. Ipinagpapaliban ni Mac ang pagsunod sa utos at sinasabing sandali lang. 3. Tagapag-abot ng kailangan sa pagluluto, si Noreen. 4. Kaya na ni Noreen napaliguan ang sarili. At 5. Lumalabas ng bahay si Mac upang maglaro kahit walang pahintulot ng ina. Tingnan natin kung wasto ang mga sagot ninyo. Number 1. Taglay ni Noreen ang pagkukusa. Katangiang hindi na kailangang utusan upang gawin ang isang gawain. Ito ay tama. 2. Ipinagpapaliban ni Mac ang pagsunod sa utos at sinasabing sandali lang. Ito ay mali. 3. Tagapag-abot ng kailangan sa pagluluto, si Noreen. Ito ay tama. 4. Kaya na ni Noreen napaliguan ang sarili. Ito ay tama. At 5. Lumalabas ng bahay si Mac upang maglaro kahit walang pahintulot ng ina. Ito ay mali. Nasagutan niyo ba ng wasto mga bata? Kung gayon, mahusay. Binabati kita. Gawin naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Sagutin ang mga katanungan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, sino kina Noreen at Mac ang dapat mong tularan? At bakit? Ikalawa, ano-anong mga kilos o katangian na nabasa mo sa kwento ang hindi dapat ginagawa o ipinakikita ng batang tulad mo? At ikatatlo, ano-ano namang mabubuting gawain ang nabanggit na dapat mo ring gawin? Thank you.
Ganito ba ang inyong mga sagot sa gawain sa pagkatuto bilang apat? Una, ang dapat mong tularan ay si Noreen dahil isa siyang responsableng bata. Tumutulong sa mga magulang at tama ang kanyang ginagawa. Ikalawa, ang mga kilos o katangian na nobesa sa kwento na hindi dapat ginagawa o ipinakikita ng batang tulad mo ay ang mga ginagawa ni Mock. Tuwing may iuutos ang nanay niya ay lagi siyang nagmamaktol habang kumikamot sa ulo. At ikatlo, tatlo, ang mga mabubuting gawain ang nabanggit na dapat mo ring gawin ay ang pagiging masunurin sa mga utos ng mga magulang at nakatatandang kapatid. Gayon din ang paggawa sa gawaing bahay kahit na hindi inuutusan. Nasagutan niyo ba ng wasto mga bata? Kung gayon, mahusay, binabati kita. At gawin naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang lima. Gumawa ng pang-isang linggong listahan ang gagawin katulad ng nasa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Talaan ang aking gawain sa loob ng isang linggo. Sagutan niyo ba ng wasto mga bata? Kung gayon, mahusay, binabati kita. Gawain sa pagkatuto bilang anim. Ipakita sa nanay, tatay, o kapatid ang ginawa mong talaan ng gawain. Itanong kung ano pa ang pwedeng idagdag o ayusin sa iyong ginawa. Ipakita ito tuwing gabi at palagyan kung ilan ang nagawa at hindi mo nagawa. Nasagutan niyo ba ng wasto mga bata? Kung gayon, mahusay, binabati kita. Tandaan, natukoy mo na ang iyong mga kakayahan sa paggawa. Maliban sa espesyal na kakayahan o talento, may mga ordinaryong gawaing bahay ang pwede mong magawa. Mas mainam na habang bata ka pa ay natututuhan mo na ang iba't ibang gawaing bahay. Magagamit mo ito hanggang sa iyong paglaki. Pahalagahan mo ang mga kakayahang ito sa paggawa. At sa huli nating gawain, ang gawain sa pagkatuto bilang pito. Tukuyin kung sino-sino ang mga batang nagpapakita ng paggamit at pagpapahalaga sa kakayahan. Isulat ang letra ng tamang sagot. Gawin ito sa iyong kwaderno. A. Nagpaturo si Emma sa nanay niya sa pagtatanim ng halaman. B. Tumulong si Ian na magbantay at magbenta sa kanilang tindahan. C. Ipinagpaliban ni Dan ang paglilinis ng banyo. D. Nagkusang magligpit ng mga nakakalat na laruan si Clarissa. At E. Nagmadaling bumangon si Fe at iniwang hindi inayos ang higaan. Tingnan naman natin kung wasto ang inyong mga sagot. Ang mga batang nagpapakita ng paggamit at pagpapahalaga sa kakayahan ay A. Nagpaturo si Emma sa nanay niya sa pagtatanim ng halaman. B. Tumulong si Ian na magbantay at magbenta sa kanilang tindahan. D. Nagkusang magligpit ng mga nakakalat na laruan si Clarissa. Nasagutan niyo ba ng wasto mga bata?
kung gayon, mahusay, binabati kita. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito, mga bata. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin. Hanggang sa muli. Please don't forget to like and subscribe, Lens Chi Official, at huwag niyong kalimutang i-share. Thanks for watching!